Yan mga boss, o, vapor mo na naman. Co-convert natin ang panggilid ni 155. O, ayan, ang mayari. O, shout out. Ayan. Vapor man, 150. Medyo nahihinaan siya sa takbo at medyo magigil. Kaya gagawin natin. Papalta natin ang panggilid ni 155. Yan mga boss, sa sobrang vibrate kasi ni Vaporman Euro 150, ano nga bang nagiging vibration? Unang-una dyan, ang nagiging vibration niya ay yung sa mga engine support niya. Ibig sabihin, minsan kasi luwag yung mga bolt ng engine, kaya ang gagawin nyo, hahapitan nyo. Kapag ito ay hindi na nakaya sa hapit at hapit naman ang makina, pwede rin magbigay ng vibrate ang kanyang sprocket kung hindi combine ang sprocket nyo sa huli or sa una. Pero kung tama naman at talagang napaka vibrate, pwedeng mabawasan ang vibration niya. Ito yung tinatawag nating conversion para sa gilid ni 155. Ano nga ba yung tinatawag na panggilid ni 155? Kalimitan kasi sa mga Mio lang napapakinig natin yung panggilid ni Mio. Pero dito sa Euro, itong yurong to ay kakabitan natin nga ng panggilid. Ang panggilid pong tinatawag natin dito ay yung clutch housing, pinion, at yung oil pump. Para po sa mga may Vaporman 150, ito na po ang request ninyo para sa panggilid. Ano nga ba yung mga papalta natin? At kung ano yung gagawin natin, conversion. Okay. Tanggalin ang centrifugal or oil pump cover. Rotor, yan po yung tawag dyan sa nasa centrifugal. Tanggalin ang clutch holder gamit ang 10mm socket. Yun. Tapos alisin ang apat na spring. Tapos gagamit tayo ng castle wrench para dito naman sa gitna ng castle nut. Okay, yan, paikot-ikutin nyo lang at yaan nyo siya at luluwag ng kanya yan dahil may compression na tinatawag. Yon, may washer din. Tapos, alisin ang clutch assembly. Kasama ang clutch lining. Tanggalin ang spline washer. At ito na, tatanggalin na natin ang sinasabing panggilid. Clutch housing, ang bilang po ng original nito ay 73. Katulad lang siya ng mga TMX Alpha. At itong pinion gear or tawagin natin ay driven gear or primary gear, ito ay ang bilang ay 18. At napansin ko rin po na nauga na ang kanyang main shaft. Kalimitan nagiging sakit po ni Vaporman 150 Euro ay itong idle gear din. Tanso po kasi yung idle gear niya. Medyo nahalinghing na siya kapag naarangkada. Kaya dapat po talaga na naibababa na ang makina at napapalitan na ng idle gear bushing na ginagamit natin pang macho. At ito din yung oil pump, papalitan din natin yan. Kailangan ang oil pump ay 37 dahil itong bilang ng kanyang Euro Vaporman ay 39. At ito na pang 155 natin, bakal ang gagamitin natin. At mapapansin nyo po na medyo makapal ang conversion natin gagamitin dun sa oil pump. Pagmasdan nyo pong mabuti. Medyo makapal, mas maganda ang kapit sa pinion gear. Okay, ang bilang po ito ay 39 at ang bilang naman ni 155 ay 37. Lumiit sa oil pump pero babawi siya sa pinion gear. Medyo masikip lang dito pero ilalagay natin yan at madali lang naman. Papaluin nyo lang siya ng konti at napakadali lang naman ipasok. Yan, medyo sikip. Pero mamaya na natin ilalagay yan. Papaluin lang naman yan. Unahin muna natin itong pinion gear or driven gear. Marami kasing tawag dyan. Pwede rin primary gear or marami kasi sa katalogo na iba-ibang tawag dyan. Pero kalimitan, pinion gear or driven gear. Clutch housing, palit din 70 teeth. Ang 155. Yan, 70 teeth po. Tapos ang kanyang pinion ay 21. Yun. Yan po yung mga papalta natin. Okay. Tapos ginamit nating langis ay sick. Yun po yung gusto ng may-aring gamitin na langis.
Okay, mga idol, yan na, nakakabit na. Ayan, papaluin nyo lang. Kailangan pataob yung lagay nyo ng gear. Okay. Sa Skygo po, nag-washer tayo sa pinion gear. Pero dito sa Vaperman na to, hindi na tayo kailangan mag-washer sa likod ng pinion. Dahil akupado na yung tama niya sa gear at wala siyang problema, hindi mabubungi yung gear niya. Dahil makapal na itong gear na to. Yan, ibalik na natin ang tama, ganun lang din kung paano natin kinalas. Hapitan na uli natin ito para hindi makaluag. At siguraduhin yung hapit na hapit yan dahil kapag lumuwag yan, minsan ang nangyayari kasi pisil nyo ang clutch, bigla na lang siyang titigas. Okay, ilagay ang apat na spring. Ilagay ang clutch holder. Tapos yung hapit nito, pantay-pantay lang dahil nababasag yung clutch holder. Okay, ilagay na natin ang oil pump rotor. At yung syempre, yung kanyang oil pump rotor cover. Tapos yung two-share. At yan mga boss, ilalagay na natin. At napakasimple lang naman ang paglalagay niyan. Yan mga boss, okay na. Maraming salamat po. Sana may natutunan naman kayo sa vlog na to. At kung nagustuhan mo, pa-share naman ang video at pa-like at subscribe. Maraming salamat and God bless sa inyo. Lumakas pa't eh. Okay na. Ayan mga boss, oh. Okay na, kakabit na ni Sir Cover. Patay tayo niyan. Ayan. Ayan. Okay.